Para sa ating BJQ, pag-usapan natin, ako ang mas lalong umiinit na issue tungkol sa franchise renewal ng ABS-CBN. Kahapon kasi ay muling nagtungo sa Korte Suprema sa Solicitor General Jose Calida at sa pagkakataong ito ay para humiling ng gag order para sa co-warranto petition laban sa network. Layo nito na pagbawalan ang mga partido na talakayin ng merito ng petition laban sa network. Gate pa ng Office of the Solicitor General, tila kumukuha ang ABS-CBN ng simpatya mula sa publiko sa pamamagitan ng kanilang mga inilalabas na videos at report. Paliwanag ng OSG, maituturing umano itong paglabag sa subjudice rule. Pinuna rin ang tanggapan ng mga reaksyon, opinyon at pahayag ng mga personalidad at artista na kumakalat online. Bilang tugon, inutusan ng Korte Suprema ang network na maglabas ng kanilang sagot sa naturang petisyon sa loob ng 5 araw. Agad inalmahan ng ilang mga senador at kongresista ang panibago na namang hakbang ng Solgen at iginiit na hindi dapat maapektuhan ang mga resource person na kanilang iimbitahan sa kanilang mga ikakasangpag dinig. Tingin naman ni Senador Ronald De La Rosa, may punto rin ng OSG sa paghiling ng gag order dahil dehado nga naman daw ang gobyerno pagdating sa public opinion, lalo't isang higanting media network ang kabangga nito. Sang-ayon rin si Chief Presidential Legal Counsel at Spokesperson Salvador Panelo sa hakbang ng Solgen dahil nagiging emosyonal na umano ang issue sa press freedom, gayong ang dapat pagtuunan ng pansin ay kung may nilabag nga ba talagang batas ang naturang network. Mm-hmm. Kayo mga ka-Boljack, anong say nyo dito? Sali na sa aming Boljackan at sagutin ng aming Boljack question of the day na... Yun! Boljack question yun. Of the day. Anong nina Bruce at Jess? Sagutin nyo, BJQ! Pabor ba kayong magkaroon ng gag order patungkol sa co-warranto petition na inihain laban sa ABS-CBN? Pabor ba mo? Kasawasayin ko. Okay. Angay ba mo o nauyon ba mo sa ihatag nga naatay gag order o kanang dili ta magyaw-yaw, dili angay na dili atang istoryahan tungod or sa kuwaranto petition nga gihain. Laban sa ABS-CBN sa Solicitor General. Okay, bago tayo mag-time check, ang sagot namin sa pagbabalik, pero gusto ko lang din sabihin yung Bureau of Immigration, of course, we have to commend na pagkatapos ng mga expose ni Senator Visa kahapon, sinibak nila yung 5 mga alleged. Ang galing. Official ng immigration. Of course, may due process naman, pero winilive doon sa kanilang position temporarily para ma-investigate at hindi sila makapagawa ng kalokohan in the meantime kung totoo man na sila ang involved. Congratulations, Commissioner Jaime Morente. And of course, spokesperson na bising-busy, Dana Mengote Sandoval. At ang ganda-gandag. Alam mo, gusto ko yung uniform nila ngayon, yung gray. Lakas baka gwapo. Kau na. Totoo lang. Ako, sorry, konting overtime go. Ang glaring kasi talaga ng ebidensya with all the videos na ipinakita dun sa hearing. So I think, no, si Commissioner Morente, wala na siya talagang choice kung hindi tanggalin tong mga to. Kasi nakakangalit eh, no, na parang inaayos mo nga yung iyong ahensya tapos makakakita ka in a video na ganitong klase na dahil may bayad na 2,000, yes, aayusin mo yung pasaporte ng mga Chinese nationals, parang mali talaga yon. Mali. And of course, nagiging mayabang yung mga Chekwame na pagpunta dito. Di ba? Kasi nga. Mura lang pala dito pumasok. Oo, kasi nga ano, naka-VIP nga daw sila. And kaya, pwede, akala nila pwede na silang magsabog ng kung ano, di ba? May isa at nagkikidnapping, trafficking. Pagdating dito. Di ba? Yun, criminal. At prostitution. I'm sorry, I have to say it. Prostitution. Iba ng dudura. Yung pinakamasama for me na pumapasok kayo ng Pilipinas para maging, di ba, alam mo na, maging sex worker. Mm-mm. Tapos napapalusot lang ng basta-basta. So, congratulations sa BI. Ang bilis. Isang araw lang. Pero kahit papaano, maging ano na tayo, maging, at least kahit papaano, hindi tayo ang nag-e-export ng prostime. Never! Alam mo, in our history, parang bihira lang naman mabalita ng Pilipino nagti-TNT abroad para maging prostitute. Madami. Pero ano lang, magaling lang talaga. Magaling lang talaga tayong ano, magaling tayong magdala. Ah. Hindi tayong garapal, ganon. Tabo ka na, Attorney Jess Falsis. Of course, hindi ako agree sa gag order na ito. Ito isang gag order na hindi dapat gawin ng Supreme Court. Ano ba itong gag order na final ni Jose Calida? Bakit mahilig si Jose Calida sa gag order? Diba?
Parang ano kasi, pag sinabi mong gag order, iba yung dating. Iba yung gets pronunciation ba? Mo, kapatid. Gets na. Ay, sorry. Because I sometimes speak Australian, gag order. Oh. Ang dating sa akin itong ano na to eh. Okay, motion. Ba? Alam nyo, Solicitor General Jose Calida, hindi patas ang laban kung kayo gusto nyong i-gag order ang ABS-CBN. Sabihin nyo, isang malaking media company ang ABS. Pero ang gobyerno at ikaw po, nagpe-press statement ka din na tigilan nyo ako na ang ABS lang ang nagsusumusubok na impluensya ng publiko. And anyway, nabasa ko yung final nyo, Sir Jose Calida. Yung final nyo, ang gusto nyong patigilan ng ABS ay yung mga normal na explainer. Kunwari, ang TV5 GMA, naglabas ng explainer. Ano ba ang co-warranto? Ano ba ang issue ng co-warranto sa ABS? Ano ba ang Philippine Depositary Receipt? Ano ba yung foreign ownership na allegation? Yung mga ganong balita, yung mga ganong diskusyon, ay hindi naman po yun violation ng sub judice rule. Ha? Kasi po, nag-explain yun, nagpapaliwanag bilang sila po ay press. Press freedom, right to information. Pinapaalala lang nila sa kababayan natin, ano ba ang co-warranto? Ano ba tong issue? Nagpapaalam lang sila. Hindi nagpapaalam asking for your permission because they don't need your permission to be able to explain to the public substantial national important issues. Kaya ikaw, tigilan mo kami ha. Hindi kami magpapag-gag order. Yung mga celebrities, isasama mo pa, management, everybody has an individual right to political speech. Political speech meaning to hold you in government accountable. Kung feeling namin mali yung mga pinagagawa nyo, eh kung ano, supporta kami sa ABS-CBN at ayaw namin ng shutdown, ayaw namin ng co-warranto. Who are you to stop us? The citizens are always higher than you. You government officials, you follow us. Wala nang kukontra, Attorney Bruce Rivera. Bolja! Ako, ayoko ng litid, kakakatanda yun. Pero ako naman, naniniwala ako na... Bata pa mi. Ano naman, may aspect na ng hiling ng OSG na para sa akin ay, well, viable and also reasonable in a way. So yung gag order kasi, siguro, with regard to the OSG and, of course, ABS-CBN in a sense. Sila lang. Meaning, kung ano yung mga representatives nila at ang representatives ng OSG. However, of course, mahirap din kasi na gawin ng buong ABS-CBN ang mag-gag order kasi nakikita ko din na paano yung mga shows nila, paano yung ang probinsyano kung mayroong gag or mayroong co-warranto doon. Ano ba 'yon? Party ba yun ng freedom of expression? It is an artistic exploration. So ako, para sa akin, if the gag order is only within the parties, with the parties and who are the specific people involved, then it's okay. With regard to the Senate investigation, the Senate can do anything and everything that they want to do, even the House. They are not covered by any gag order because it is within the halls. And in fact, what they say there is not subject to any criminal prosecution for as long as it's within the session and within yung sa kanilang discourse. Walang problema. Ang akin lang is, kung igagag order mo lahat ng Pilipino, ibang usapan yon. It's going to be more negative on the part of the OSG because nagmumukha tuloy kayong tyrant na bakit hindi pwede magsalita yung iba. Let the people speak. Because in reality, if there is something that needs to be talked about, it's the issue for a full ventilation of cases. But of course, with the parties and with their power at hand, they should be given the gag orders para lang hindi nila magamit sa ibang paraan. Ang balita kasi, of course, ang final na gag order ni Solicitor General Jose Calida ay laban sa mga partido sa kaso, gayon din. Yan itong problema, malawak kasi ang kanyang hinihingi. Kaya nga. Gayon din ang sinumang personalidad na tumatayo para sa kanila na talakayin ang merito ng petition. So salamat nga doon sa kanyang motion. Kaya nga, yun ang sinasabi kong reports. Yun ang sinasabi kong hindi pwede. Kasi nga any personality who wants to be a personality, who wants to have a future in a business, they can talk. You know, ako nga at yung mga journalists. Sa iniisip ng iba, nako ikaw kapatid, ikaw Bruce, to, sa kung gaano kakatalak mo sa ABS-CBN, baka ano ang mangyari sa iyo eh, baka wala ka ng karya pagkatapos ng ano, ganyan-ganyan. Sabi ko, tao lang naman ako eh. Gusto ko lang naman, ako kasi, I'm not protecting, I'm not secure. Kasi, tayo sa opinion natin. Yes, but they can destroy me and they can like, you know, they can ban me from anything. Ang punto ko kasi is that,
this ang kung meron mang mga magandang nagawa ang ABS-CBN, let us also look into those na yung mga hindi din naman magandang ginawa nila, which is for me, I think, a healing process because there are so many people who have standing grudges with the station, which also needs to be ventilated as well. Yun ang punto ko, na it's not na, kasi lumalabas na, for example, mga artista, mga ganon, syempre, they would always go with those that gives them income. Let's accept that. Normal yan. Diba? Normal yan. Itong mga tao na hindi nakapagsalita, ito yung mga nasaktan dati, na nakapag-move on na may gusto silang sabihin kahit papano, eh, these are the people that I really also would want to hear from. Kaso walang pagdinig sa Congress. Yun nga. Ayaw sila bigyan ng platform. Kaya nga ngayon, ng Congress. Nakausap natin si si Albano, sabi niya, kailangan i-ventilate. So, at least kahit papano, doon, mailatag. Wala pa namang kalendaryo. Hindi naman nila kinakalendaryo. Eh, sana'y kalendaryo position na nila. Position paper na position paper. Wala namang date. Mm-mm. Pero itong problema dito kay Kalida kasi, hindi lang naman artista ang tinitira niya. Ang kasama dito mga journalist kasi pinangalanan niya sa kanyang motion for gag order yung isang reporter siya, if I recall correctly, Miss Jessica David, no, Christian Esguerra. For example, yung mga pahayag sa report or komentaryo sa online platforms at saka sa mga newscast ng ABS-CBN explaining I don't think what a quaranto is. I don't think that's that right. So that is an overreach. Yes. Kasi ako nag-explain din ako. Nag-explain ako anong ibig... Kaso tayo, hindi naman kasi nga tayo ABS. Pero sinasabi niya, ABS pa din kasi itong mga journalists na to, hired by ABS, employed by ABS. So hindi personalities na celebrities ang pinag-usapan ko dito. Ako honest advice lang kay Soljens Kalida kasi hindi naman ako nag... 'di ba? Ang akin lang is that let us look at it from the perspective of industry support. Meaning, even if you will it's okay na igagag mo yung isang yung ABS, it's going to create bad optics because titingin din naman yung iba yung TV5, mga kaibigan, magkakaibigan at po yan. At international media. Magkakaibigan yan sila at makikita ng international media na parang ginagag mo. So parang ginagamit natin ang government facilities and government coercive factor to actually create silence or muffle voices that for me needs to be heard. Hindi lang po ang positive sa atin or ang negative sa atin ang pakinggan, kundi ang positive at negative both. And for me, parang bilang isang Pilipino, what I'm trying to say is that it creates a negative effect because imbis na hayaan na lang natin na magsalita kasi mauuta na rin yung iba kakasalita, but if we try to muffle these voices, magkakaroon ng sentiment o magkakaroon tuloy ng support and sentiment yung ibang mga kamembro nila na kasama nila sa pag-report. Ito mga taong ito, TV5, GMA, ABS, pati mga radio stations, they work as one. They meet in certain areas. They know what they're talking. May mga sarili silang clique, may mga grupo sila, and they support each other in the same way that government entities support each support each other as well. So this is normal human reaction, normal human emotion and sentiment that we always support. And sometimes, even if alam natin na medyo may pagkukulang itong isa, pero pag nakikita mo na, teka, mukhang nadudutut na masyado. Teka, mukhang nagmumukha na tuloy yung underdog. Because they're in the same boat. Because, you know... If you can oppress one media entity, I am never triggered. I'm never consentidor with ABS-CBN. But you are actually giving ABS-CBN more ammunition to make it about them and make them more the underdog. And we always know what happens to underdogs. And then, of course, some problem. We always care for underdogs. So don't make them an underdog by making yourself or making the OSG look like a tyrant, because this is not what it's supposed to be. And then ang problema pa dito, syempre, napaka-impokrito ni Solicitor General Kalida siya mismo naglalabas ng official statement. Hindi, kapatid, sorry. Malakas ang opinion ko dito. Siya din mismo naglalabas ng official statement. Kung sinasabi mo na influencing the public yung nilalabas na statement ng ABS just to clarify and air their own side in public, di ba? Kasi ikaw ang una naglabas ng statement, di ba?
nagpa-interview ka pa sa media na ito ang statement ng Soljen, bakit nagkaso, ito yung mga violations ng ABS. So hindi ba pwede ang ABS mag-defend? Hindi porket malaking media company ang ABS, eh mas makapangyarihan siya sa gobyerno. Logic, sin mas makapangyarihan? Ikaw? O ABS-CBN, medyo. Obviously ikaw kasi may legal power ka. Mm-mm. Diba? You can close down ABS. Pero ano, so, pero ano, kasi naman, I don't buy your arguments. Hindi, pero ako naman, I have to defend OSG Kalida in that regard. Kasi nga, duty naman din niya mag-explain. Kasi mahirap din naman na, o nag-file kami ng kuwaranto, anong basis? Ay, hindi kami pwede mo sa'yo. Okay. Correct. Diba? Oh, duty niya yun. Eh, duty din ng pero ABS. Hindi na pwede na, hindi na pwede na yung paulit-ulit silang mag-ano. Magbalikan. Like si Marcos and si Robredo, for example, nung nag-file ng COA ng electoral protest, they can air their sides initially. And then later, sabi ng Supreme Court, okay, stop na kayo. So itong kay Kalida, hindi naman pwedeng siya can keep firing. ABS cannot. Diba? Kaya yun nga. Siya sumunod sa sarili niyang gag-order. Hindi, kasi nga ako, I don't want to make it this something of a personal attack. Kasi nga parang magmumuka tayong parang, kasi ayokong lalabas sa parang galit kay Kalida. Ako galit ako kay Kalida. Oh, yun nga eh. I can be honest with that. Ako kasi even if maraming ginagawa ang ABS-CBN, hindi naman ako ayokong maging magalit sa kanilang mga heads kasi nga it's an entity eh. Kalida is also speaking as an entity by the OSG. So parang lahat ng mga sa OSG eh, ay, hindi ko din nadamay buong OSG. Yun nga, in the same way na yung acts ni Kalida eh sana eh ano natin we can try to isolate to himself, isolate it and also make it and so that it should not be a personal matter. So parang okay, let's stick with the issues na okay, sige, magpa-press con kayo with regard to itong specific matters na to, and then magpa-press con ng ABS-CBN specific matters also with regard to the issues raised at hand. Pero ang mga yung mga kasi iba naman kasi yung appeal to emotions eh. Iba naman kasi yung ad misericordiam na hindi din naman maganda. Although feeling ko wala namang ginawang ganun ng ABS. Ayun nga, that's your opinion. They just answered tax evasion. Pero marami kasing, for example, yung taking foreign ownership. I know that, but taking into account the ideas na yung mawawala ng trabaho, yung mga... Ang mga nagsasabi na niyan, personalities. Ayun nga. Not ABS. Yun nga sinasabi ko. But, you know, these are personalities that are connected with ABS. So for me, normal naman sa kanila na magsabi na, oh, sir, for them. Correct. Pero ang gagawin mo and na... And hindi sila talaga dapat kasama sa weird naman kasi order. Na gagawin mong reason yung, mawawala na kayo ng ang probinsyano. Mawawala na kayo ng ganun. It's over and above something eh. So, okay lang naman na gagawa sila ng ganun. Pero, of course, ABS should also be wary about the facility that is being used. Tamang sagot lang. And the exposure that it gets. Kasi, hindi naman natin... Hindi naman, sobra, hindi kulang. Yun nga tamang sagot ko lang. Na, yun nga yung parang iniiwasan natin because at the end of the day, kung, for example, they will use this move, sasagot din yung iba. May sasagot din. Kasi, ganun talaga ang democracy, sagutan. Pero alam natin that at the end of the day, hindi magiging patas yung dinig. Kasi, syempre, palakasan ng boses yan. Eh, hindi naman din... Mas malakas ang boses ng government. Which is the... Yun nga yung sinasabi ko. Na ang government mismo nagsabi na wag tayong pumunta doon. Okay, sana isama niya sarili niya talaga sa gag order. Yun nga. Kakagawa pa naman ng gag order. Hindi pa naman siya nag-violate. So, huwag muna tayong magalit. Kaso hindi sarili niya ang sinasabi niya doon. Only ABS, of course. Yun nga. Yun nga so, mirror. Na, bigyan ko siya ng mirror. Siya nag-file. So, ibig sabihin, he cannot violate his own gag order. Diba? From now on, dapat. Oo, dapat. So, let's just wait for that. Because, syempre, sabihin mo amen. Na, ang sasabihin mo na dati, ginawa niya, marami din namang ginawang ABS na nakapag, in fact, na-notice mo, puro negative ang attacks kay Kalida. Nakita mo. So, ako naman... I wouldn't agree na negative for the sake of being negative. Yeah, pero alam mo naman... Alam because mo from naman the perspective na, of what's right and wrong, yes, for these people, ito kasi kapatid, I'm going to put this in perspective. Ikaw, ang punto mo is, syempre, pag nakita... Kasi ang sentiment mo na sa ABS-CBN, pag may nakita but not for the sake of ABS, ha? I know. It's not an issue on that. Pag nakita mo na ganito, na something written about Kalida, na negative na yung dating. Na para sa'yo okay lang. Sa ibang tao na anti-ABS, napaka-negative nung dating, napaka-personal nung attack. So, sa akin,
silang dalawa nagkamali. Kaya nga may gag order. Yun ang sinasabi ko. Kaya nga or baka hindi mag-issue ang Supreme Court. Hindi mag-issue, di topo-topo Barrega, di ba? Mga kausap po natin, of course, journalist and professor ng UP Diliman, Professor Danilo Araw. Magandang umaga po, Prof. Yeah, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na inyong mga tagapakinig. Good morning, sir. Welcome morning, back. Sir. Yes, sir. Ano pong, of course, I would assume na medyo, walang may gusto nitong gag order na to sa OSG. So, malamang ang journalism professor are in the in that boat na talagang it's clearly something that is a limitation on our right to speak. Tama po ba? Apo. Tama po 'yon kasi dati yung co-warrant to petition parang yung pangunahing pagsusuri doon ito ay infringement the press freedom. Mm-hmm. Ito namang gag order. Ito namang gag order na to hindi lang usapin ng press freedom kundi yung pangkalahatang freedom of expression. Mm-hmm. Mabilis lang na dahilan po kasi kung babasahin natin yung press statement na nanggaling sa OSC medyo broad yung pagkakasulat to the point na baka pati yung general public, hindi lang yung mga nasa loob ng ABS-CBN, yung covered ng gag order. Mm-hmm. Kasi sir, ang statement yata, personalities speaking up for ABS, tama ba? Yung nasa motion. Tama po yon. Parang parties and individuals speaking in behalf of ABS-CBN. And, so ibig sabihin noon, ang implikasyon noon, pagka dinedepensahan mo halimbawa, ang ABS yung press freedom and indirectly yung ang advocacy mo ay to grant the franchise or to renew the franchise of ABS-CBN baka parang kasama na sub judice at kasama yon baka kasama ako hindi ako naman I'm going to take a side of a prudence na una I don't even think that the franchise issue is related to the press freedom issue kasi wala naman with regard to the franchise ha, wala naman dapat na i-compare kasi franchise is different and of course ang press freedom is always there. Ang akin lang is the gag order actually makes it an issue more on press freedom in relation to parang naging connect tuloy siya sa franchise. And secondly, of course, hindi naman din lahat ng mga tao na nagsasalita ng personalities ay pro ABS-CBN. Mm. And moreover, hindi naman din, it does not mean that even if you are you are a personality, you cannot talk about it. Kahit na ABS-CBN personality ka, you are a different, may freedom of speech you are a different entity because you are only protecting yourself your person. As a person. Na yeah. Kung maganda yung ganyang diskurso kasi dapat makita natin yung nuances talaga ng pagsasalita in defense of press freedom kasi those who defend press freedom are not necessarily pro ABS-CBN and in fact meron ngang mga kaso na yung mga nananawagan at nagrarally mismo sa ABS-CBN hindi yung pangunahing tagahanga talaga ng ABS kasi ang usapin talaga rito ay yung bakit mo ipapasara bakit mo ipo-force yung closure ng isang news media organization by weaponizing certain laws. Tama po kayo, yung franchise technically should not be a press freedom issue pero nawe-weaponize yung laws ngayon including the gag order, the co-warrant to petition and the franchise kasi may pattern po eh. Tingnan po natin yung contextual situation. Yes. Kasi yung inatake, hindi lang naman ABS-CBN, nandyan din yung Rappler, yung Vera Files, PPIJ, and even certain members of the alternative media are being red tagged and being harassed and intimidated. Nakakulong sa kasalukuyan yung alter media member na si Frenchy Cumpio, who's also the executive director of Eastern Vista kasi napagkamalan daw siya na high-ranking member ng Communist Party. Mm. So itong mga bagay na ito, magkakaugnay yan para ipakita yung Prof? Overall picture of the need to defend press freedom. Go ahead. Of course, Prof, pwede din naman nating sabihin it's the other way around kasi parang nawi-weaponize din yung pagiging powerful yung press freedom to actually go around the laws on franchise meaning that instead na ang franchise by, so parang this is both a jagged edge knife na it cuts both ways, tama po ba? Na kahit papano yes, we are weaponizing some other aspects, agreed na may nangyaring ganun, but also, nagagamit din ng mga franchisee yung press freedom to actually
hold on to franchises because as a matter of fact, as a threat kasi as a matter of fact, a franchise is not a matter of right. It's a matter of privilege. Yes. So parang okay. Are you also parang willing to accept that as a, you know, as a possibility? Well, ganito yan. Yung sa usapin kasi ng franchise, tama naman yan, pribilehyo yan. At syempre, may mga pagkakataon na pwedeng abusuhin yan. Now, kung sakali lang, assuming na may inabuso, halimbawa yung ABS-CBN, may na-violate talaga sa franchise, ito ba ay nangangahulugan na dapat na ipasara na ito? Shouldn't there be a period of curing or correcting whatever infirmities there may be? Because the same chances have been given to other franchise holders, not necessarily with media or licenses sa usapin ng FEC registration. Number two, yung usapin naman ng transgressions allegedly ng ABS-CBN, yung unethical practice of the profession, yung contractualization. I mean, these are definitely very, very serious issues na dapat i-address ng ABS-CBN at kung kailangan silang kasuhan, kasuhan. Pero the punishment doesn't fit the crime. Hindi lang kasi sinabi natin na talamang kang contractualization sa media, ipasara na natin yung mga media. Yes. Non-secretor yung ganong argumento. Yes. Prof, yun nga yung sinasabi ko. Kasi if you look at the records of the NLRC, ang dami talagang cases ng ABS-CBN with regard to contractualization. Yeah. And Jimmy. And marami sila. But the point is, kahit tayo, they never lost these cases. So, ibig sabihin nito, even if clearly merong ano, so there is already this power na nakakapag-sway ng influence. Yun talaga, alam natin yan. But of course, at the end of the day, it's about curing. Kaya nga, kaming mga nananawagan na at least kahit papano, kung hindi maisara, magkaroon ng kahit konting healing. Pagbabago. Kasi this is something that is, ano eh, this, ang problem kasi is that if a media company who wields so much power does not even accept any liability or accountability, then that's the problem by itself. Tama po ba? Because press freedom does not give you the right to be always right. Kasi nga, yun nga yung punto eh. Di ba? Tama po yun. Kasi yung press freedom kasi, kaakibat yan, yung pagyakap sa pinakamataas na normatibong pamantayan ng journalism. So tama yun. Dapat talaga may responsibilidad lahat, including ABS-CBN, dun sa sinasabi nating kapangyarihan sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Kaya lang, yun na nga eh. Ngayon, ang nangyayari, yung prevailing narrative, I'm sorry to say, among those who want to shut down ABS-CBN, parang sinasabi nila, masyadong abusado, yung mga oligarchy, masyadong exploitative, masyadong irresponsible. Kumbaga yung mga bagay na yon, hindi yon sapat para sabihin na dapat magpasara ka ng media. Kasi pag ipopwersa mo yung gobyerno na magpasara ng media, that would be tantamount to repression, yun din yung medyo misinformation na lumalabas na pinapasara ang media. It's only the franchise to broadcast. ABS-CBN will still be in existence. They should not be closed in the first place. And in fact, there are ang DCMM still has a franchise. Marami pa namang iba na may franchise. They have their publications. So in a way, this franchise is not equivalent to a closure. Di ba po? It is equivalent to the closure of the radio and TV components. No, the radio is still there. The radio is a different franchise. I'm sorry? The radio is a different franchise. This is only for television. And in fact, meron nga silang online na still continues. Perquisition din yun, ha? Yung online ni Khalid. Pero ganito. Sige. So yung sa usapin kasi ng components ng media, so nandiyan yung TV, nandiyan yung radio, nandiyan yung online. Siyempre wala na yung print kasi may tri-media law na tayo na hindi pwedeng mag-may-ari ka sa tatlo. Pero ano't ano pa man, kahit na sabihin natin na radio lang yung mapapasara or TV lang yung mapapasara, it is still forced closure of a particular component of operation. Tapos ipapalagay na, TV ang masasara. Tapos meron ka pa rin ANC, meron ka pa rin i1TV. Ang main content na pinagkukunan mo, yung mula sa TV. Again, sir, so, again. May problema pa rin. Said, again, I also would want to create another, to correct another misconception. Sure. Kasi sure, when sure. you say closure, it's something being forced. This is a franchise that is ending. So if it's not continued, it's not a forced closure, but an end of a term. Di ba po? Well, ganito yan. From a legal perspective, pwede mong sabihin hindi siya closure kasi parang ano lang, expiration lang yan ng renewal. So what's the other perspective po? No. Pero ganito. Yung perspective naman sa usapin ng normative standards ng journalism,
lalo na kung ang habol natin ay protection of press freedom, we have to take into account the weaponization of laws, which happened not just during this administration, but even during the Marcos years or even the administrations that succeeded. Lalo na nung martial law, na parang technically legal ang magpasara ng mga dyaryo at saka ng mga iba pang media organization, pero na-weaponize nga yung law na yon. So dito sa puntong ito, everything is legal, maybe everything is above board, we can grant that, pero the weaponization component is still there, at yun yung isang dahilan kung bakit, ayun, for the sake of media literacy, yung ethics, yun yung parang overarching concern, overarching policy and standard na niyayakap ng mga periodista. Yes. Okay. At hindi talaga framework ng law ang pamantayan sa practice ng profession. Okay, can I answer that, sir? I'm bothered by the implications. In the first place po, let us not correlate it with the Marcos regime, because the Marcos regime, the presidency and the legislative were one. The president made the laws and the president can create the laws. So he can weaponize the laws. We are in a constitution wherein there is a legislative branch that is not the executive branch that makes the laws. So clearly, if somebody weaponizes the law, the legislative can actually cure that. Basically, with another legislation. So parang for me kasi, the weaponization of the laws is not because the president wants to weaponize the laws, but because there are laws that need to be changed and can be weaponized. And in fact, the weaponization of laws are not made just by government, but by many institutions in their favor. Tama po ba? I think that particular question can be answered with another question. Who controls Congress? Who controls the people, basically, because they voted for them. No, not the people. It's actually the executive branch right now that owns and controls the two other branches of government. Ano yung manifestations nito? It's not just the party affiliations. It's not just the appointments. It's the pattern of approving administrative measures that would not run counter with the agenda of the executive. Mm-hmm. So parang merong, hindi lang yan usapin ng homogeneity, it's a manifestation of hegemony of a particular administration. Kaya nga may mga narrative ngayon that Duterte is gearing toward authoritarianism, or in fact is a dictator by himself already. Okay, salamat po. Thank you. Sir, may back-to-back interview lang kami, pero salamat po sa inyong oras, Professor Danilo Arao. Journalism Professor UP Diliman. Good morning, sir. Back-to-back po natin, on the line, makakausap po natin. From Malacanang, Office of the President. Of course. Spokesperson, Secretary Salvador Panelo. Magandang umaga po, Secretary Panelo. Good morning. Welcome back, sir. Sir, ano po ang of course we had an interviewee before who was actually saying that he weaponization of laws, the president being the one, etc. Of course, sir, what is the stand of Malacañang on the issue of the Kowaranto and on the and gag specifically, order? Specifically, the gag order. Opo. Una, yung narinig ko kanina yung sinasabi ng ini-interview mo, kabalbalan yung sinasabi niya na kontrolado ng executive. Hindi ko nga alam eh. Unang-una, hindi niya tinitingnan yung history ng presidente. Hindi siya nakikialam sa Kongreso. Kung yung mga personal choices niya sa cabinet members na hindi na-appoint, hindi siya nakialam. Hindi wala kayong narinig. Ito pa, ilang beses niya na sinasabi na wala siyang kinalaman sa Kowaranto. Yes. Yung and ako, I believe that. Yung Kowaranto yun, trabaho ni Soldier Kalita yan. Tinanong ko siya, sabi ko, ang dami nagre-reklamo dyan sa mga kalaban mo. Bakit ka doon nag-file ngayon lang? Ano mo sagot niya? Ngayon ko lang naman natuklasan eh. Bakit daw mag-expire na sa kakala nag-file? First, ngayon ko lang natuklasan. Pangalawa, kaya ako kailangan i-file yan kahit mag-AN na yan. Kasi ako ang babalikan. Kasi nalaman ko na eh. Kaya trabaho ko naman mag-file. Kaya dapat ako mag-file. Sir, of course. Pangalawa, from my point of view, it's much ado about nothing. Yung petition for co-warranto yan, even assuming na mag-grant, expire na nga eh. E ganun din yun. Anong gagawin ng ABS-CBN? Di ba may pending nga silang application for renewal? Di tutuloy din yun. Ano mang problema doon? Tama.
Another thing. Sinasabi nila si Presidente, palaging patungkol si Presidente. Yung mga sinasabi ni Presidente, mga utterances labas sa ABS-CBN, no, yun ay personal na sentimiento niya sa ginawa sa kanya na tapa. At hindi mo mayali sa isang Presidente ang isang karapatan na binibigay sa ordinaryong mamamayan. Hindi porket Presidente siya, hindi na siya pwedeng magbigay ng kanyang sariling hinaing at sama ng loob. Oo. Pero kung titingnan mo ang history niya, lahat ng may atraso sa kanya, hindi niya nga dinidemanda eh. Oo. Pero sabi niya, kung ako man eh, merong sama ng loob dito sa ginawa nila sa akin, kung ano yung batas na maaari kong gamitin, gagamitin ko yon. Like pag-file ng aksyon laban sa kanila. Pero hindi ito, wala akong pakialam dyan. Ang Kongreso ang may kapangyarihan dyan. Which is true, you know. Sapagkat kahit na sinasabi nila, eh, paano kung ibito? Eh, kahit pa ibito, eh, ma-overrule naman siya, override siya ng 2/3 vote ng Kongreso, tapos na. Kaya talagang yung kapangyarihan na sa Kongreso, they're barking at the wrong tree kung si Presidente yung binabanata nila. Mm-hmm. Ang kulitin nila ang Kongreso. Trabahuin nila yung trabaho nila. At sir, of course, gusto ko lang hingin ng comment mo dito sa nakausap namin kahapon si ano, yung si Vice Chairman ng franchise. Congressman Albano. O Congressman Albano, sabi niya na assured naman daw that even if the investigation or the hearings with regard to the franchise of ABS-CBN goes beyond the period of the franchise, eh there is still parang magko-continue pa rin daw ang ABS-CBN until the franchise is heard and finalized or given or not given. Parang what's the opinion of Malacañang on that, sir? Provisional authority after March 30. Sabi nila yan daw ang practice. Hindi ko naman sila maintindihan. Eh, but susunod sila sa practice. Nagbuha na sila ng batas na extend nila. Ano lang kasimple yan eh. So are you of the opinion, sir, na after March 30, kung wala nga renewal by law, eh, expired na, hindi na pwede mag-operate ang ABS? Eh, kung sinasabi nila by practice, but it doesn't mean na yun talaga ang batas. May practice lang kasi walang kung may question. Paano kung may mag-question yan? Kaya kung ako ang nasa Kongreso, if you're really inclined to grant, eh bakit di nyo muna bigyan ng pansamantala habang didinggin nyo pa yung correct application? Opo. At least nagbibigay na sila ng idea. As to Congress, sir, of course, hindi ko lang alam kung nabalitaan nyo, but may mga congressmen nagsasabi, may pressure daw galing sa taas. Congressmen ang mga nagsasabi, sir, na may pressure daw galing from the president. Is that true or not? Baka yung ibang taas. Alam mo, galing yan kay Congressman Albano na kinorek niya sarili niya. Binago lang yung ibig ko sabihin. Ang ibig niya raw sabihin, yung pressure na tingin niyang pressure, yung reklamo ni Presidente laban sa ABS-CBN. Pero sabi niya, never na tumawag sa amin si Presidente tungkol sa anumang bagay dito sa Kongreso. At hindi rin sila makatawag kay Presidente kasi alam nila na hindi naman sila i-entertainin ng mga tawag nila kahit anong bagay. And then second sa role ng Congress, of course, sabi niyo, trabaho po ito ng Congress. Sabi naman ng mga iba, lalo na din sa Congress, kung hindi daw tutol si President sa renewal or sa pagdinigman lang ng renewal or extension, pwede naman daw po niyang i-certify as urgent yung franchise bill para bakit? Mapabilis. Bakit? Para mapabilis daw po yung hearing. What say you there, bakit, sir? Bakit naman kailangan magbigay ng urgent special treatment yung di ibig sabihin, nagdi-discriminate siya sa isang organization lamang. Hindi pa pwede kay Presidente. Kailangan lahat equal ang tratamiento ng bawat tangay ng gobyerno. Sir, question. Of course, sir, di ba tayo nagtataka that as early as 20, even before President Duterte came to power, yung bill ng extension ng franchise ng ABS-CBN ay nakafile na, hindi naman na-action na nung time na yon. So, bakit, ano pong say nyo doon? Bakit hindi na-action na nung time na yon? Tapos ngayon, parang it becomes something of an urgent thing. Exactly. Kaya nga sinasabi ko, they're barking at the wrong tree kung si Presidente ang tinutukoy nila. Ang Kongreso ang kulitin nila, hindi si Presidente. Mm-hmm. And then Secretary, of course, sabi ni Congressman Lito Atienza, si Speaker Allen daw po, tsaka yung leadership ng House, parang inuupuan o hindi inactionan yung bill intentionally. Dahil nga daw may pressure from other sources implying mula sa taas. What say you there, sir?
sila, mga nasa Kongreso, kayo-kayo nga nandyan, yung mga pressure, wala yung pressure. Hindi nape-pressure si Presidente. Ibig sabihin, hindi nyo kilala si Presidente. Binivito nga niya sarili niyang bill na ano eh, yung sarili niyang ano, na certified urgent, tapos binivito ni President pag hindi niya gusto yung... And then specifically, sir, sa gag order, ano po nga tingin nyo dito sa gag order na final niya Soljin Kalida against ABS? Alam mo, ang Korte Suprema at ang mga hukuman ang may kapangyarihan, may tungkulin na magdesisyon sa anumang bagay na inihain sa kanila. Kaya ano natin ang Korte Suprema. Yeah. Parang ano eh, parang if Soljin Kalida has that option, even if may point siya or wala, he will do it. Kasi abogado siya. But you agree, sir, may violation ng sub judice rule daw. It depends. Ayaw mo lang korte. Ayaw mo ang korte. hindi naman siya abogado. Ang pataka na ng palasyo palagi dyan. Ang palagi sinasabi ni President, let the law take its course. Mm. Ayun. Kung ano yung batas, sundin na lang natin. Duralex. Sedlex. Sir, salamat po. Salamat sa inyong oras, Secretary Panelo. Secretary Panelo, salamat po. Okay. Chief Presidential Chief Legal Counsel and spokesperson. Of course, Secretary Salvador Panelo. Sweet generous. Okay.